Mamaya na. Yan yan yung ano gawin na. Alam na ang oras na malilate na ako, di bali lang. So, ayan, nandito na naman para sa araw na to. Ito yung routine namin, papasok na ako ngayon. So, paralo lang naman kami dito, kaya ayan. Okay, ganun ang buhay, araw-araw. So, tignan natin kung may client ngayon kasi November 1. So, sana mayroong client ngayon. Dahil alam ko, nasa ano ngayon, nasa cemeteryo yung mga ano, cemeteryo yung mga tao. So, tingnan na lang natin ngayon pag punta ng kanya. So, ayan, pupunta na ako sa aking trabaho. Sa lahat, ingat-ingat po. Mga busy ngayon sa cemeteryo. Siksikan ang mga cemeteryo ngayon. So, ito yung routine namin araw-araw. Sana darating ang araw na mairaos din itong mga problema sa loob ng bahay. Ayan. Bye-bye guys. Ingat kayo sa mga nasa cemeteryo. Ingat. So, ayan guys. Punta na ako ng work. Dito lang kami sa bahay. Ilang tao? Knock-knock! Wala? So, ayan yung buhay ng So, ayan guys, nandito na ako sa salon. Ayan, mayroon na ka akong client. Maghihintay ko. November 1 ngayon eh. So, nabago lang konti yung ano ko, yung anong aking ano. So, hintay tayo guys kung may client ngayon. Dahil ano eh. Usually naman pag November 1, may mga free time ang mga ano. So, tabayanan natin guys. Ito yung tsura ko ngayon. Hindi pa ako nag-ayos. Galing ako sa bahay. So, shout out lahat sa mga nasa cemeteryo. So, abangan natin kung mayroon tayong client ngayong araw na to. Hello guys, good morning. Ito na yung aking client na hinihintay. First client ko ngayon. Halloween day, no? Oh, so, di ba sabi ko sa inyo na maghihintay ako ng client ko ngayon. So, ito na may dumating. Di ba sabi ko sa inyo, kahit papano, mayroon at mayroong papasok na client. Kasi yung mga pre na ang tawag noon, oras, dahil siyempre holiday, yung iba na sa bahay, yung iba sa cemetery, mapapunta na ng cemetery yun. Magpapagupit si madam. Ayan. Hindi ko alam kung saan siya na ligaw noong mga panahon na So, November 1. Ay, November 31 pala. Ang isip ko kasi ngayon, November 1 na. Yung pala may 31 pa. 31 pala. Oo, may 31. Teksya natin ito, madam, no? Oo. Tumitikos na yun. Oo. So, ayan guys. Magpapaiksi si madam ng mamaya. Tayo natin kung anong natin. So, babayin lang. Bawas lang naman ito kay madam. Hmm. Nagpa-vlog ka? Opo. Follow mo ako sa aking vlog, madam. So, barang hindi masyadong ano, mamaya, doktor. Ano, malaki na pala siyang na... 21 years old? Oo. Ha? 21 na. 21? Oy, Diyos me. Graduating na nga ng nursing. Tapos ang iisa lang anak. Ano? Nakapos kong paghirapan eh. Yan yung sinasabi na dagok ng buhay. Kaya kailangan, sinusubok tayo kung gaano tayo katatag sa Panginoon, kung ano ang magsasabi natin sa Diyos. Siguro nung dumating ang time na yun na gano'n nawala anak mo, anong pumasok sa isip niyo, madam, sa Panginoon?
Nag-ano ka ba? Sinisisi mo ang Diyos? Hindi. Kasi alam mo, meron akong uncle na pare. Kaya parang siya ang... Ah, parang kinounsel ka. Although masakit din sa kanya, kaya lang, siyempre. Ibang ano nun, pare. Pero, Catholic priest yun. Oo. Pero yung mga bagay na yan, yan dapat ating ano, isipin. Masakit, siyempre. Oo. Kasi ako, ang anak ko rin, nawala rin yung anak ko. Ilang taon? 13 years old. Kagagraduate lang ng grade 6. So, hindi naman umabot sa ano ko, sa isipan ko yung ano. Bakit? Although, nandoon ka na sayang, nanginginayang ka. Bakit namatay? Ano siya, may sakit siya na leukemia. Oh. Sa akin, walang kasakit-sakit. Yun ang masakit din doon. Tsaka graduating. Ganun. Tapos graduating pa. Yun naman ang anak ko, graduate talaga siya. Tama lang siya na nag-ano siya, nakagraduate siya sa ano. Nakapag umatin siya ng graduation nila grade 6, tapos nung naka-attend na siya ng ano, siguro na naano muna siya, napasok muna ng hospital. Tapos tama mag ano, pasukan, parang ano ba yung parang pinagkakataon lang na mawala siya, ano din yung pasukan, kasi siyempre isipin mo parang nandiyan na siya pumapasok sa school. Yun na lang yung, yun na lang. Sa akin din, nung namatay, June 24. Parang ng Maynila, pasukan pa lang. Oo, ganun din yung sa akin noon eh. Namatay siya, tapos kinaanohan noon, pasukan. Sabi ko parang itinataon lang talaga na ganung araw, ganung pitsa, na may mga ano, idinad, ano, yung parang dahilan na ikaw masyadong hindi ka nahihirapan, hindi ka masyadong mag- na parang isipin mo lang na nasa school lang yung anak mo, di ba? Pero masakit, alam mo, kaya ako nakarating dito ng Maynila. Kasi sa ano, doon sa Pangasinan, eh, doon namatay yung aking bunso eh. So how many years po siyang dinadala-dala na ano, yung malungkot na lahat ng lugar na pinupuntahan namin, parang nakikita ko siya na parang naiisip ko na naandun siya kasama ko. Sabi ko, kailangan ko maalis sa isipan ko yung gano'n. Kasi parang, siyempre, lalo na lang bungso eh. Yun talaga masakit. Pero ilan anak mo? Ano lang, bali dalawang beses lang ako ng anak. Yung, ano ko, yung panganay ko, kambal. Tapos, yung bungso, yun yung naunang nawala. Bali tatlo sila. Ano yung kambal mo? Babae? Babae, lalaki naman. Ah, ang ganda, no? Wala, mga pasaway din. Pasaway din. Oo. Parang wala nga akong anak ngayon, mother. Ilan taon na sila? Ano na sila? 35 na sila ngayon. Kung buhay yung anak ko, 38 na. 1985. Oo, kasi sa akin, 83. Ang bait yung anak ko. Super. Kahit yung anak kong bunso na namatay, mabait yun. Eskolahan na lang. Eskolar yun mula kinder. Kaya nga nag-UP siya, eskolar ng bayan. So, eskolar yun mula kinder. Sobrang talino, sobrang bait. Eskolahan, bahay. Pero may girlfriend siya. Ano yung babae? Lalaki. Ano bang, ano niya, anong sakit niya? Na-hold up nga. Ah, na-hold up. Mm-hmm. Lakas-lakas pa, yun ang masakit kasi walang sakit. Umalis ng tanghali, pag-uwi ng pag-ano, patay na. Diba? Siyempre, masakit din. Pero hindi naman ako nag-isip na ano. Lagi kong inaano. Siguro paano ng Diyos kaloob. Kaya lang. Diba? So, ayan. Tapos na kami, guys. Wala kaming sounds. Kasi... Bawal na. Hindi naman bawal, kaya lang, di ba? Hindi ako meron pa bang ano? Meron pa bang umuusli na ano? Okay na ba? Okay na. Next month yun eh. So, tapos na kami guys sa buhok ni Madam. Meron naman akong panibagong client na hintay na yung araw na to. Ito naman ay puro pedicure. Sulok light ko. Sulok light ko. Yung paano ng kasama ng aking
May sariling, ano si mami. Meron ako sariling, sariling tawag dito. Ano? Sariling cup. Ay, ano tawag mo? Di asawa ko pa nagpapagupit, dalag-dalag din ito. Talagang, na ano eh. The same price. 150. Yeah. Thank you, madam. Client. Ano ba? Bagong client na naman, guys. Pedicure.